handa na ba talaga kayo mag-retire pagdating nyo ng 60? Or kailangan dapat talaga agahan natin para mas marami pa tayong mag-work? Agahan pa! Yun ang panukala nila eh. Ah, di ba? Pwedeng late. Ako, depende ha. Dapat nga yun i-extend. That's why, ako ay agree. Pero may panukala sa Kongreso, nag-agahan at 56 para mga pulis. Panoorin nyo to at ito ang say ng mga tao. Bago mag-60, nag-retire na ako kasi parang mga anak ay apo ko naman yung malagaan ko. Eh, 13 yung apo ko eh. Para sa akin, edad 65. Pero kung mag-retire ka na, ma-enjoy mo yung benepisyo mo sa kumpanya. May time ka pang makapag-banding sa mga apo mo at mga anak. 56, agree. Kung kaya pang babaan, 40, why? Bakit gusto namin yung ganong age? Siyempre, kaya nga tinatawag siyang retirement fee. Para naman ma-enjoy namin yung benefits ng mga pinagtrabahuhan namin sa pinaghahirapan namin ng mahabang panahon. Para sa akin, ang tamang edad para mag-retire kapag nakita mong wala ka ng silbi sa lipunan. Kung magre-retire ang isang empleyado ng 56 years old, okay yan kung ang kanyang sweldo, ang kanyang tatanggaping pensyon buwan-buwan ay kayang bumuhay ng pamilya. Kaya pag nag-retire, hirap na. Lalo na kung may mga anak na nakasandal pa sa kanila. Para sa akin, ang pag-retire ay hindi po nababatis kung ilang taon ka na. Naka-depend po yun sa ating sarili, sa physical natin na ano yung okay kung tayo ay fit to work pa na magtrabaho, na kaya pa ng katawan, kahit na 70 years old ka na ay pwede ka pa magtrabaho. At least 60 to 65 years old. Because beyond those time, no, probably you are having some social securities and some mental and physical health issues to manage. 65 years old. Basically, tayo mga Pilipino, resilient tayo, malalakas tayo eh. We can still work until 65 years old. Oh, nakita nyo na, walang gustong tumanda. At ang unang senyales ng pagtanda ay retirement. Correct. Diba? Ako, naiisip, katulad ko, nasa edad ako, binibilang ko ng side ko. Pero naiisip ko, sa stand-up comedy, ito, speaking sa stand-up comedy, sa Amerika, habang tumatanda yung comedian, mas lalo siya nagiging bankable. Correct. Kasi hindi parang nasa psyche ng mga tao na pag bata ay nagsasalita, walang credibility. Kaya habang tumatagal, like Louis C.K., si Dave Chappelle habang nag-age siya. Pero na-cancel yun si Louis C.K. Pero that's another story. Pero yung mga Dave Chappelle habang tumatanda, lalo silang nagkakaroon. Also in news. Yes! Sa larangan ng pagbabalita, habang nagkakaedad, lalong kailangan mas marami kang ipahid sa mukha mo. Kumpa! Sabi ko sa inyo, hindi ako kumadyante dito. Habang nagkakaedad, lalong nagiging kapanipaniwala. Kasi may wisdom. Huwag ka lang tatanda ng paurong. Diba tayo, Corina, kasi tayo broadcaster. Meron tayo sa radyo, meron tayo sa TV. Pag tumatanda, binabayaran yung wisdom mo. Kasi meron ka talagang panghuhugutan. Diba? Iba yung iba yung broadcaster tsaka newsreader lang. Yun ang hinahanap nila, yung mga bata. Kasi nga nagbabasa lang ng balita. Pero yung maghahati ng balita na may kredibilidad. Pero kahit sa artista, habang tumatanda, lalong dumadami veterano. Din ang role mo. Depende siguro talaga sa field. Kasi halimbawa kung tayo, creatives naman tayong lahat, mas nag-increase yung wisdom, yung experience, yung knowledge. Pero for example, kung ikaw office worker ka, na parang everyday ganun yung ins and outs ng trabaho, routine siya, parang ikaw rin, isipin mo rin, parang okay lang siguro mag-retire na ako at an earlier age. Oh, kasi I think yung panukala, yung 56 years old, kasi yun yung mga pulis eh. Sabi mo nga kanina, di ba, GT? Yeah. Tama nga naman, dapat by 56 mag-retire. Kung 60, mga pulis tumatakbo. Pero let's define. Kasi lalaki pa ng mga chat. Let's define natin. Parang pag nag-retire ka ng 56, it doesn't mean na stop ka na. Ang problema kasi, may mga tao na humihina pag wala nang ginagawa. Correct. Bigyan ko na ng kasi ang pagkakalam ko, pinaparetire mo ng 56, doon sa opisina niya, pero pwede ka pa naman mag... Kasi pag naglagay ka ng age, dapat wala. Age is just a number. Ako rin. Hindi ako naniniwala na merong gustong mag-retire ng ganyang kaaga. Pero kasi dapat talaga, meron din, may
pagbababa na lang, ano, mag, parang ang tawag dito? Turnover. Turnover. Kasi, oh, di ba, parang dapat may succession plan. Like, for example, kami, family corporation kami, my dad is 71. So, hanggang ngayon, siya pa rin yung pinaka-nasusunod. So, parang mahirap for my brother, who's directly under him, and my sister also. Kasi parang, parati ka pa rin, hindi ka makagawa ng sariling decision. So, depende rin talaga sa industry. Hindi, pero I think, alimbawa, gusto ko nang mag-retire, ayaw ninyo na. Alam ko lang, may solusyon ako. Sandali, may solusyon ako. Dapat, may physical test ang tao. Pag kaya pa, tuloy pa, may test. I think so too. Dapat that's ganun. A good idea. Yeah. No, pero si mental and physical. Mental and physical. Yeah. Kasi I think yung mga gusto mag-retire na maaga, yung physical, yung talagang manual labor. Kasi syempre, pagdating mo na kaya, hindi na kaya magbuhat, hindi na kaya magtulak. Diba? So talaga yun, gusto mo nang i-enjoy na. Pero tama nga si G3, pag-isip mo ang ginagamit mo, ang puhunan mo sa trabaho mo, mas gusto mo yun para umuikot pa rin at umaandar ang iyong utak. But in other countries, merong provision ng kanilang mga batas na protektado ang mga elderly. Yes, exactly. Pag hindi mo na kaya magbuhat, gagawin kang bagman sa grocery. Pwede rin. Diba? Kasi as long as kasi discrimination yan eh. Yeah. That's a form of discrimination. At saka, madama, sa Singapore ha, kasi isa yan sa mga paborito kong bansa. Yung mga elderly doon, nag-work pa sila, diba, sa mga restaurant, sa mga fast food. At saka nakita nyo sa Singapore, wala kayong makikitang masyadong mga napkins or tissue anywhere. Yeah. Dahil ang mga nagbebenta niyan sa kalye ay mga elderly. Binibigay, kasi hindi daw sila sanay ng walang ginagawa. So, ang mismo ang government, ang gumawa ng paraan, sige, eto na lang, bigay namin para may magawa kayo, ibenta nyo. So, ang galing nung ganon, kasi hindi naman physically yung ginagamit nila yung katawan nila na sa pagtatrabaho, at least hindi sila nabobore. At may pinakikitaan. Hindi sila nafe-feel na inutil na sila o wala na silang silbi. Productive pa rin ang member ng society. Ang tanong ko, halimbawa, politiko ka, dapat ba may ceiling yung age noon? Halimbawa, ano ba naman politiko eh? Si Juan Ponce Enrique. Exactly. 90, ano na siya? 90. Kahit si God nga, sumuguna ko Juan Ponce Enrique. Ano? Si God, hindi nila nasa... Hindi na sa klaw siya. Ano, sabi niya, hindi ko na ito kaya. Sabi niya, Adam at ni Ipre. Tagal mo naman. Tagal mo na, Diba? Hindi, in-interview namin. Yung unang bet ni Emile, dinosaur, ha? Tum pa. In-interview ko si Senador Enrile. Johnny Enrile. Wow, napanganga kaming lahat. Kasi kaya niya lahat ng mga petsa, kahit lahat ng mga sinuot ng mga nakilala niya, kung kailan yun. Lahat ng mga Republic Act number, alam pa rin niya. So kung yung ganong klaseng utak ay mapapakinabangan pa. So bakit mo papahingahin? Right? Kotse nga, hindi mo hanggang pag tumatagal, nagiging tawag na vintage. Maandar ang gawa. Basta tumaandar, ha? Hindi pwedeng titingnan mo lang. Ako, I wouldn't mind na maaga mag-retire. Basta nakapag-ipon ka na. May mapang-asawa ka na. Alam mo ito? Dalawang episode ka na, ha? Trophy-wise. Ayoko maglagay ng age. Kasi doon nga sa mga application, di ba naiinis ako pag may... Ano, looking for, 18 to 35 years old. Paano ko nag-36? Ah, talaga? Pwede mo ba ganun? Acceptable bang sabihin semi-retired? Diba? Semi-retired in the sense na, yun na nga, yung gusto mo na lang magtrabaho sa gusto mo, hindi ka na kailangan yung araw-araw. Alam mo, nakakalito yung semi-retired na yun. Pero narinig ko yun eh, diba? So either you're working or you're not. No, when you say kasi semi-retired, parakit-rakit na lang. Ayoko lang talaga maglagay ng ano, kasi iba-ibang klase ang tao eh. Dapat ka maglalagay ng isang age, base dun sa pinagmitingan sa isang mga grupo ng tao na i-decide mo, yung pang-kalahatan. Kasi ibang physical dapat ko, optional. Ibang ano ko, pag nilagay mo ng 56, batas na yan. I think in this country, like in many countries all over the world, hindi yung boredom ng pinag-uusapan or self-worth, financial need. Okay, financial need. At kung kaya pa niyang kumita, paano mo pagkakait yun kung hindi kakayanin ng kinikita ng buong pamilya. Hindi bali kung mayaman ang pansa natin na pwedeng bigyan ng pensyon lahat ng mga retirado. Ito ba yung sasabihin akong controversial? If it's your private citizen, SSS, di ba? Magkano na yung pinakamataas na pensyon kada buwan? 15,000 yata. Magkano na ngayon ang maintenance? Yung pinakamababa yata is like 5 or 6,000. So, kung mabubuhay ka doon, parang ang hirap. Lalo na kumita ka doble dati, biglang bababa yung lifestyle mo, ang hirap. Ito ang controversial. Knowing Pinoy, pag nagpapaliga ang nga sa mga kanto, ang 15 years old and
below, may mga 17 years old sumasali, ang ginagawa inaayos yung ano yung birth certificate, para mapasok yung liga na yon. Kahit malalago na yung mga balahibo sa kilikili, 15 years old daw. May tumitira ng free throw, may sisigaw na, "Pai, uwi ka na." Alam niyo pag nilagay niyo ng 56 years old diyan, maraming mga Pinoy ang gagawa ng paraan para mabago yung birth certificate nila, continue working. Yes. Do you want that na magkakaroon? So bakit pinag-uusapan pa sa Kongreso ngayon yung pagpapababa from 60 to 56 kasi para makuha na yung pensyon. Ganun siguro, pensyon at saka kasi daw normally daw marami sa mga Pilipino nagkakasakit na pagdating ng 60. So parang pag 56 at least meron ka pang mga ilang taon para ma-enjoy mo yung pamilya mo. Dapat siguro tama si Alex, optional na pang assessment. Oo, dapat mental and physical kaya pa. Kasi may mga kilala akong 44, hindi na kaya eh. Ang tanong, sa laki ba ng pensyon ma-enjoy ba? Ang tanong, sa laki ba ng pensyon na makukuha, ma-enjoy ba talaga? Ayan na, isa pa yun. Enjoy ba talaga? Pero pambalansi lang, meron namang panukala din para tanggalin na ang retirement age altogether. Yes. Ako, I'm all for that. I'm for that also. With assessment. Yes. Bago tayo mag-away dito, i-retire na natin ito, usapan na ito. At speaking of retirement, may i-retire na naman tayong kaplastikan. Yung totoo, guys, anong mas pipiliin nyo? Nako, inis na ako dito, ha. Hindi guwapo pero matalino, o sobrang pogi pero sobrang bobo. Grabe naman yun! Sobrang bobo? Kailangan natin lang tara. Iba nga eh. Ano, pogi o funny? Tigilan nyo ako. Wala naman. Wala pang pupili kay Babalu kaysa kay Piolo. Ay, ganang luma na reference. Sasagutin natin yan sa pagbalik ng TikTok!